Hello everyone! Ang ituturo ko ngayon ay kung paano palitan ang static IP address. Bakit nga ba kailangan palitan ang IP address? Ang magandang halimbawa, kapag nakablock ang inyong IP address sa isang laro, dahil ang dating gumagamit ng IP address ay gumamit ng cheat. Kaya kailangan nyo mapalitan ang inyong IP address. Meron tayong dalawang method para palitan ang IP address. Isang temporary at isang permanent. So, simulan na natin. Unahin natin ang temporary method. Pwede kayong gumamit ng VPN or Virtual Private Network. Ito ay magpe-prevent sa MITM or Man-in-the-Middle Attack at makakatulong rin ito para ma-access ang mga website na hindi nyo ma-access. Gumamit lamang ng kilalang VPN gaya ng Kaspersky or Tunnelbur. Nagbibigay sila ng 200 MB to 500 MB daily. Gumamit lang ng kilalang VPN provider dahil karamihan ng VPN provider ay meron malware at ginagamit ang yung device bilang botnet or pangmina ng crypto. Ang pangalawang method ay pagtawag sa customer service. Tatawagan niyo lang sila para mag-request na palitan ang inyong IP address. Sabihin niyo lang na hindi kayo makapaglaro ng Mobile Legends, PUBG, or kahit na anong games dahil nakablock ang inyong IP address. Tip lang dito, sabihin niyo yung online games na hindi niyo talaga nilalaro. Para kapag nag-check sa back-end, papalitan agad nila dahil hindi nila makita yung traffic ng laro. Paano kung 2 days na at hindi pa napapalitan yung IP address? Ito yung ginagawa ko. Natawag ako sa retention. Ito yung department kung saan magpapaputol ng internet. Sasabihin niyo lang gusto niyo magpaputol dahil hindi niyo malaro yung games dahil nakablock ang inyong IP address. Ibigay nyo lang yung ticket number ng una nyong request sa pagpapalit ng IP. At sabihin nyo ang tagal nyo nang nagre-request pero hindi pa rin ito napapalitan. Aanhin nyo ang internet kung di nyo magamit ang service. At dahil ayaw nila mawala ang customer, gagawa nila ito ng paraan. 100% nagana ito dahil ilang beses ko na itong nasubukan. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang video, i-hit niyo lang ang like at subscribe. Kung meron kayong suggestion or tanong, i-comment niyo lang sa ating comment section. Huwag kakalimutan i-click ang bell at i-turn on ang notification.